Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na action series na pinamagatang Avatar The Last Airbender. Nagsisimula ang pelikula sa panahon ng paghabol sa Capital City. Ang isang mandirigma mula sa Earth Kingdom ay dapat harapin ang isang grupo ng mga Firebender upang makatakas sa kaharian ng buhay. Sa puntong ito, napipilitan siyang gamitin ang kanyang mga kasanayan upang ipagtanggol ang kanyang sarili at nagpapatunay na isang mahusay na Earthbender. Nang malapit na niyang mahanap ang kanyang kapareha para makatakas, ang lalaki ay tinamaan ng bolang apoy at lumaban. Sa halip na umalis, ibinigay niya ang sikretong ninakaw niya sa kanyang kaibigan at hiniling sa kanya na dalhin ang dokumento sa hari ng Earth Kingdom dahil malapit nang sumiklab ang digmaan. Pagkatapos ay nagtayo ang mandirigma ng pader upang pigilan ang mga gwardiya na sundan ang kanyang kasama at lumaban ng mag-isa laban sa isang hukbo ng mga Firebender. Nang gabing iyon, siya ay dinakip at dinala sa zone. Matapos matuklasan na ang Air Nomads ang susunod na target ng Fire Lord, ang mandirigma ay sinunog ng buhay. Sa loob ng milenya, ang mga bansa ng apoy, lupa, tubig, at hangin ay namuhay ng magkakaswato salamat sa Avatar, ang tanging taong may kakayahang makabisado ang lahat ng apat na elemento at protektahan ang balanse sa pagitan ng mga kaharian. Kapag ang isang Avatar ay namatay, ang kanyang espiritu ay muling isinilang sa ibang katawan kasunod ng isang walang hanggang siklo. Mula nang mamatay ang huling Avatar, ang bagong pagkakatawang tao ay hindi pa nabubunyag mismo. Sinasamantala ni Soan ang sandaling ito upang simulan ang kanyang plano na dominahin ang planeta. Alam na ang susunod na Avatar ay ipanganak sa mga Air Nomad. Ipinadala ng Fire Lord ang kanyang hukbo upang alisin ang lahat ng Airbenders na umiiral. Ngunit ang isa sa kanila ay nakaligtas. Siang ay isang 12 taong gulang na batang lalaki na nakatira sa isang monasteryo, at ang kanyang pagganap bilang isang Airbender ay higit na nakahihigit kaysa sa ibang mga batang kaedad niya. Alam na ng lahat ng mga monghe na ang batang lalaki ay napili upang tumanggap ng espiritu ng Avatar, ngunit sinabi ni Monk Guazo na siya ay napakabata pa para maglakbay sa pag-aaral na may layuning makabisado ang iba pang tatlong elemento. Gayunpaman, ang konseho ay dumating sa konklusyon na walang ibang pagpipilian dahil sa anumang sandali ang Fire Nation ay magsisimula ng isang digmaan. Nang malaman niya ito, umiiyak siya dahil ayaw niyang mahiwalay sa lahat ng kaibigan niya sa Air Nomads. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang amo na si Gacho, naiintindihan ng bata ang kahalagahan ng pagiging Avatar at tinanggap ang kanyang misyon. Nang gabing iyon, binisita niya ang si Apa at pareho silang sumakay. Wala sa kanilang napagtanto na ang hukbo ng apoy ay papalapit sa monasteryo na may misyon na alisin ang lahat ng kanilang nakakasalamuha sa daan. Sa panahon ng labanan, ang mga Airbender ay nagkakaisa upang subukang talunin ang mga mananakop at bagamat may mga dakilang mandirigma sa kanila, ang Fire Nation ang nangunguna. Sa paggugol ng ilang linggo sa pagpaplano ng pag-atake matapos sunugin ang mga mandirigma ng kaaway na bansa, hinabol ni Soan at ng kanyang hukbo ang mga bata na nasa ilalim ng proteksyon ni Go. Habang nakaharap ang isa sa mga pinakadakilang Airbender sa isang tunggalian, sinabi ng Fire Lord na makakaligtas sila kung sa gabing iyon ang kapangyarihan ng kanyang hukbo ay hindi pinatindi ng kometa na papalapit sa planeta. Salamat sa hindi pangkaraniwang bagay na ito, nanalo ang Fire Nation sa labanan at inalis ang lahat ng Airbenders na matatagpuan sa monasteryo. Walang kamalay-malay na ang kanyang mga kapatid ay nasa panganib, nagpasya si Aang na umuwi, habang ang karagatan na nililipad ni Apa ay lalong nagiging inas in Liro. Gayunpaman, sa pagbabalik, huli sa isang bagyo at nahulog sa karagatan. Habang lumulubog ang kanyang katawan sa dagat, nahimatay si Aang at nawalan din ng malay si Apa. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng Avatar ay isinaaktibo at upang matiyak na ang bata ay mabubuhay, isang bloke ng yelo ang nilikha sa paligid niya. Makalipas ang 100 taon sa Wolf Bay, naglalayag si Nakatara at saka sa isang nagyelong lawa nang makatagpo sila ng malaking bloke ng yelo. Mula dito ay lumabas ang Avatar. Nang makitang walang malay si Aang, nagpasya si Katara na dalhin siya sa Nayon at nang pag-aralan ang mga tatuo sa katawan ng bata, sinabi ng kanyang lola na siya ay isang Airbender. Sa sandaling nagising ang Avatar, si Zuko, ang prinsipe ng Fire Nation, ay nasa malapit at nakita ang malaking sinag ng liwanag na pinakawalan. Kaagad, napagtanto ng bata na nagising na ang Avatar at nagpasyang sundan siya.
Ang kanyang layunin ay mabawi ang tiwala ng kanyang ama dahil doon lamang siya makakauwi at pumalit sa kanyang lugar bilang tagapagmana. Nang magising siya, napagtanto ni Ang nawala siya sa bahay at nagsimulang lumipad sa paligid para hanapin si Apa. Pagkatapos pumutok, nakuha ng bata ang atensyon ng flying bison na mabilis na lumipad upang salubungin siya. Matapos sabihin ang kwento kung paano siya napunta sa loob ng ice rock na yon, nalaman ni Ang na ang air nomads ay nawasak at labis na nalungkot. Sa pagtatangkang aliwin siya, ibinunyag ni Katara na ang kanyang ina ay inalis din ng mga firebender at 3 taon na ang nakalilipas, umalis ang kanyang ama sa nayon kasama ang iba pang mga mandirigma upang tugisin sila. Ang Katara ay isa sa mga huling waterbender ng Southern Tribe dahil ang lahat ng iba ay inalis ng Fire Nation. Sa kabila ng sobrang talino, wala siyang gaanong kalayaan na sanayin ang kanyang mga kasanayan dahil kung siya ay matuklasan, siya ay nanganganib na maalis. Noong araw na yon, habang ipinapakita ang kanyang kapangyarihan kay Ang, nakita ni Katara ang isang barko na papalapit at sa lalong madaling panahon na pagtanto na ito ay pag-aari ng kaaway na bansa. Agad siyang bumalik sa nayon at ipinaalam kay Saka ang tungkol sa pagsalakay. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kana na naroon ang Fire Army, hinahanap si Ang, na, pati na rin ang pagiging The Last Airbender, ay ang avatar din ng matuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ng bata. Nagpa siya si Kara na itago siya, at hinamon ni Saka si Zuko sa isang tunggalian. Dahil wala siyang kakayahang kontrolin ang tubig, ang bata ay madaling talunin, at malapit nang maalis nang lumitaw si Ang at nakialam sa labanan. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, pinalihis ng bata ang mga pag-atake ng kanyang mga kaaway. Sa sandaling yon, ang Water Tribe ay pumasok sa labanan. Nang mapagtanto niyang sisirain ni Zuko ang buong nayon, pumayag si Ang nabihagin upang maiwasang maalis ang kanyang mga bagong kaibigan. Gayunpaman, pagkatapos na madala ang bata, nagpa siya sina Saka at Kara na pumunta at iligtas siya at sumakay kasama si Apa upang marating ang barko. Samantala, nakataka si Ang mula sa selda at tumakbo kasama ang kanyang mga tauhan na tinamaan lamang ng bolang apoy at natumba. Nang malapit na siyang mahulog sa karagatan, ang binata ay iniligtas ni Saka, nakatakas kasama ang dalawang magkapatid. Dahil alam niyang hindi na siya makakabalik sa nayon, nagpa siya ang 3 na bisitahin ang lumang tahanan ni Ang sa unang pagkakataon. Nagkaroon ng pagkakataon ang bata na makita kung ano ang hitsura ng monasteryo pagkatapos ng pag-atake ng Fire Nation. Sa sandaling yon, nahanap niya ang mga labi ni Gatso at dinaig ng emosyon. Biglang nagsimulang kumikinang ang kanyang mga tattoo at nagsimulang magkaroon ng bagyo sa paligid niya na naglagay sa buhay ni Nakatara at Soka sa panganib. Makalipas ang ilang minuto, nagawa ni Ang nahuminahon at nabawi ang kontrol sa kanyang kapangyarihan. Determinado na ibalik ang balanse sa mundo, nagpa siya siyang tapusin ang kanyang misyon at matutong kontrolin ang bawat isa sa iba pang 3 elemento. Habang naglalakad sa monasteryo, nakilala ni Ang isang lumilipad na lemur at nagpa siya ang hayop na samahan sila sa kanilang paglalakbay sa Koshi Island. Pagdating nila doon, nagulat ang grupo sa Koshi Warriors. Nahuli si Nakatara at Saka. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumikinang ang mga mata ng Statue of the Old Avatar at natuklasan ng mga lokal na si Ang ang bagong avatar. Sa utos ng kanyang ina, dinala ni Suki ang mga bisita sa kanyang kwarto at sinabi sa kanila na maaari lamang silang manatili sa isla sa loob ng 48 oras. Kinaumagahan, nagising si Katara ng maaga upang simulan ang pagsasanay. Bago siya umalis, natanggap niya ang balumbon na naglalaman ng mga turo ng mga waterbender mula sa kanyang lola. Pagkatapos ng pagsasanay, tinulungan niya si Ang na makahanap ng impormasyon tungkol sa Avatar Koshi, habang sinasanay ni Saka ang ilang mga diskarte sa pakikipaglaban kay Suki. Nang matuklasan niya na ang Avatar Spirit ay naninirahan sa loob niya, nagsimulang magsanay si Ang ng pagmumuni-muni upang subukang makipag-usap kay Master Koshi. Sa wakas, nagawa niyang kumonekta sa kanya. Habang inaalam ng bata kung ano ang kailangan niyang gawin upang maibalik ang balanse, sa pagitan ng 4 na kaharian, isang hukbo ng Fire Nation ang dumating sa lupa at sumalakay sa The Village. Ang mga sundalo ay sinalubong ni Yukari, ang pinuno ng tribo na nagsasabing wala siyang nakitang mga tagalabas sa kanyang isla. Bukod sa army ni Commander Xiao, inutusan ng lalaki ang kanyang mga tauhan na maghanap. Sa puntong iyon, nagpa siya ang Koshi Warriors na kumilos.
Dinagtagal, dumating din si Prinsipe Zuko sa isla kasama ang kanyang tiyuhin at kailangang harapin siya ni Katara. Gayunpaman, habang siya ay nag-aaral pa, ang batang babae ay natalo at malapit nang maalis nang lumitaw si Kyoshi. Dahil malapit sa kanyang templo, nagawa ng sinaunang avatar na ipakita ang kanyang sarili sa katawan ni Aang at hinabol si Zhao. Salamat sa kanyang buong kontrol sa apat na elemento, nagawa niyang talunin ang army ng mag-isa, at ang commander ay walang pagpipilian kundi ang umatras. Sa pagtatapos ng labanan, nabawi ni Aang ang kanyang tunay na anyo at iginagalang ng mga naninirahan sa isla na ngayon ay may isa pang dahilan upang umasa. Bago umalis, hinalikan siya ni Sokka ng paalam at ibinigay sa kanya ni Suki ang kanyang fan bilang regalo. Nang hapong iyon, naglakbay ang tatlong magkakaibigan sa tribo ng tubig sa hilaga dahil binalaan si Aang na may isang kakilakilabot na mangyayari doon. Bago natin ipagpatuloy, like and subscribe para sa part 2.